So, hello mga guys. Bali, ang tutorial natin ngayon is mag-permanent open line unlock tayo ng modem natin. Ang model niya is R051. So, bago tayo mag-start guys, mag-open line unlock, make sure na i-download nyo muna itong file natin, itong R051 version 008 permanent unlock PIMR. So, ito guys, tinanggal ko muna yung SIM card niya kasi mag-open line tayo. Lalagyan ko siya ng unsupported SIM. So, ito po siya. Tanggalan ko lang yung SIM cover. Then, ilalagay ko yung SIM card na unsupported. Ang ilalagay ko na SIM is yung Globe SIM card. Pwede nyong ilagay yung TM or GOMO SIM. So, i-plug ko lang siya. Then, nung na-plug ko na siya, ibalik ko muna yung SIM cover. Then, i-connect ko lang yung modem natin via LAN cable. Then, i-connect ko lang din yung power adapter para mag-on siya. So, wait lang natin siyang mag-on guys. Then, kapag nag-on yan guys, hindi pa magkakaroon ng signal yung modem natin. Itong signal LED na to, wala pa yan. Then, red pa yung LED ng internet LED natin. So, ang gagawin natin is, papasokin muna natin yung dashboard ng R051 natin. Then, punta lang tayo guys sa may browser natin. Yan, open ko lang yung browser niya. Yan, minimize ko lang konti. Then dito guys, papasukin natin yung default IP address ng R051 natin, yung 192.168.1.1. Then press ko yung enter para mag-go. Then mapapasok na natin yung dashboard login ng R051 natin. Then login lang natin dito guys. Ang password niya is default PLDT home. Yan, view ko na lang para makita nyo din. Sign in. Then dito need natin mag enter ng new admin password yung, then change tayo din ng wifi password. So para mabilis tayo guys, ito gagamitin kong password, isa lang, PLDT at home 123. So ikakopy ko lang to guys, then paste ko dito. So ito yung ginamit kong password. Ito na lang guys, same na lang natin lahat para mabilis yung tutorial natin. Then paste, 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 then click natin yung save. Then wait lang natin mag-refresh. Then dito guys, yung password na ilalagay natin dito is yung new password na natin na na-modify. Yan, itong PLDT at home 123. Sign in. Then dito guys, click lang muna natin yung skip. Then make sure guys, ito yung software version ng PLDT R051 ninyo, yung version 008. Huwag nyo na lang po muna siya itry sa ibang software version, baka masira yung modem ninyo. So recommended pa lang po dito sa version 008. So ito yung guys, yung file natin. Make sure na extract po muna natin itong file na to. Right click lang natin. Kahit anong pa-extract nyo guys, pwede naman. Then extract here. Then may password, Joel, Joel22. So yan po yung password ng compressed file. Then ito na po yung na-extract natin na file. Yan, guild ko lang, burahin ko na lang to. Then ito po yung laman ng folder file natin. So may kita nyo yung mga file natin. Yan, may instruction na rin po sa loob yan. Kung sakaling hindi nyo maintindihan yung sa video, bahala ka sa buhay nyo. Ito po yung mga need natin na file. Itong PLDT R051 version 8.bin. So yan po yung PIMR na modified na from Sir Jerome Daliag. Then puti for 32-bit or 64-bit na Windows ninyo. Then itong config file natin, need natin din yan para kapag flash tayo ng R051 natin, then WinSCP. So guys, start na tayo mag permanent unlock ng modem natin. Ang gagawin natin guys, nasa dashboard na tayo ng modem natin. Punta lang po tayo dito sa may router. Then punta tayo guys sa may menu. Then hanapin natin tong
configuration management, click lang natin. Then dito guys sa may configuration file management, i-browse lang po natin tong file na to, etong PXA1826_cfg.tar.gc. So, hanapin lang po natin yung file na yan. Browse lang natin. Yan po guys, hanapin lang po natin sa, yan po, click lang po natin tong PXA.tar.gc, then click natin yung open, then dito, may kita nyo siya, yan, mag-load po siya, then after nyo maklik, ma-upload yung file, click nyo lang tong update, then wait lang natin mag-reboot yung modem natin, so hintayin lang natin guys. So, dati kasi may mga problem yung temporary unlock open line ng VLDT R051 version 06 tsaka version 08. So, kapag na-open line natin dati, tapos nag-reboot yung modem or namatay, then binuksan natin, manghihingi pa siya ulit ng unlock code. So, dito guys, hindi na siya manghihingi ng unlock code po ulit. So, kahit i-reset nyo po yung modem ninyo, permanent open line na po yan. So, less hassle na po siya. So, hintay lang natin mag boot yung modem natin. So, wait lang natin. Refresh ko lang guys yung dashboard. So, yan guys. Nagbo-boot na siya. Refresh ko lang. Ma-access natin ulit yung dashboard. So, yan guys, na-access na natin yung dashboard ng modem natin. So, kapag na-access natin ngayon guys, hindi muna tayo mag-login. So, ganito ang gagawin natin guys, mag-start tayo mag-flashing para maging permanent unlock open line yung modem natin. So, ang gagawin natin guys is, i-run lang natin tong WinSCP Portable. Double click ko lang or enter. Then dito guys, pag nakita nyo to, sa session natin, yung file protocol natin, hanapin lang natin yung SCP. Then hostname, yung IP address ng R051 natin, 192.168.1.1. Then yung port number, same pa rin, 22. Then yung username niya is root. Then password niya is root. So, yan guys, login lang natin. Click natin yung username, root, password, root. Then, dito kapag nakita nyo to guys, click nyo na lang po dito yung paste key or update. Click lang natin yung update. Pag nakita itong warning, update nyo lang po. Then, dito mapasok natin yung root folder ng R051 natin. Then, double click lang natin to guys, tong app folder. Then, punta tayo sa may TMP folder, yung temporary folder. So, double click ko lang. Then, napasok na natin yung temporary folder ng R051 natin. Ang gagawin natin guys is, idadrag lang natin tong PLDT R051 version 8.bin. Drag lang natin siya dito sa may temp folder, para mag-transfer yung firmware sa memory ng R051 natin. Then, pwede na natin itong i-close after mag-transfer. Then, dito guys, punta tayo sa may puti. Then, bahala kayo dito guys kung anong gamitin ninyo. Kung Windows 32-bit ang operating system ng PC ninyo, i-run nyo lang po itong 32-bit. Then, kung 64-bit naman, etong puti 64-bit.exe. So, ang OS ko po is Windows 10 64-bit. I-run ko lang po ito. Puti 64-bit.exe. Then, dito guys, make sure na naka SSH connection type tayo. I-click nyo lang po itong SSH. Then, sa hostname, 192.168.1.1. Then, sa port pa rin, same, 22. Then, click lang natin itong open.
Then kapag nakita nyo rin itong warning, potential security breach, click nyo lang tong accept. Then log in as root ulit, then enter, then root password, root pa rin guys. Kapag tinipe ko na po yung root, wala po talagang makikita dyan na text. Then kahit i-copy or paste nyo, wala kayong makikita, okay lang po yan. Then press nyo lang po yung enter. Kapag nakita nyo na tong busy box na to, yung root at CPE, napasok na natin yung SSH ng R051, then mag-start na tayo mag-flashing dahil na-transfer na natin yung firmware file ng permanent unlock firmware ng R051 sa memory ng modem natin. Mag-flash na tayo. Ito po yung script para mag-start mag-flash yung modem natin. Open lang natin tong R051 instruction. Then, ito guys, nandito naman po instruction tsaka yung mga download file. Pakibasa na lang din po. Ito po, ayan, number 7. Kapag lumabas ang root at CPE, ito po yung putty command to flash. To, ika-copy ko lang po ito guys. Copy ko lang. Then, dito sa may putty, paste lang natin. Right click. Then, kung Windows 10 yan, right click, magpe-paste yan. Kung Windows 7, pagka right click nyo, click nyo na lang po yung paste. Then, press natin yung enter. Then yan guys, start na po ng flashing ng R051 natin. Wait lang natin matapos mag-flash. So, hintayin lang natin guys. So, itong guys, yung instruction, kahit di na kayo tumingin sa video, pakibasa na lang din. Madali lang po intindihin. Di naman po yan, alien word. Close ko lang to guys. Wait lang natin matapos mag-flash. So, yan, makikita nyo guys. Writing MTD write completed rebooting. So, nag-reboot na yung modem natin. It means tapos na yung flashing ng modem natin. So, wait lang natin dito. Then, lumabas yung putty fatal error. So, kasi nag-reboot na yung modem, hindi na nakakonect yung putty sa modem natin. Okay lang natin to guys. Then, itong putty, pwede na natin siyang i-close. Then, wait lang natin ulit mag-reboot yung modem natin. So, refresh ko lang to guys. A few minutes later. Tapusin natin yung R051. Refresh ko lang ulit to. Then, pansinin nyo guys yung modem ninyo. Nagkaroon na siya ng signal LED. Then, yung Ethernet LED niya is nagkulay blue na. So, dito mag-login lang ulit tayo. I-login lang natin ulit yung default username. Then, PLDT home. Then, yan. Then, click nyo yung sign in. Then dito, input nyo lang ulit yung new password niyo. Then i-paste ko na lang ulit to guys. PLDT at home 123. So ganyan na lang po ulit ang gamitin ko para mabilis lang tayo. Yan, paste ko na lang. Then click natin yung save. Then wait lang natin ulit mag-refresh yung page. Then yan, login lang ulit tayo. Password, yan. Then click natin yung sign in. Then dito, uncheck ko na to. Then click ko yung skip. Then yan guys, congrats. Permanent unlock open line na yung R051 natin. Firmware version 008. Maraming salamat sa modified firmware ni Sir Jerome Daliag. So, yun lang po yung tutorial natin ng pag-open line ng R051 version 008. Maraming salamat sa panonood guys.